What's up? Good morning. Uy, namatay. Ano? Ano nangyari? Ay, alam ko na to. Pag ito kinambyo ko na namatay sa side, ano to, side stand sensor ko. Okay, good morning again. Namatayan tayo. Welcome back ulit dito sa ating channel. And ayan, we have a new intro. Okay, so yun na nga mga master. We're back in again with another vlog. Actually, hindi naman vlog to. So ano lang, ek-ek lang. So ngayon, lumabas tayo kasi pupunta tayo ng Moto Central Bacoor. Lubo ko. Ay, nako. Dahil ipapalop natin yung papel ng motor na to. Kasi matagal na rin itong tapos. So, kailangan ko na yung papel, syempre. Kailangan natin yun. Kasi pagbayad na, kailangan na sa atin yung original paper. Papers with S. Kasi dalawang piraso yun eh. So yun, kukunin natin ngayon dun sa Moto Central hindi natin kukunin, aalamin natin kasi naguguluhan ako kung saan kukunin yung papel ng motor na to. Kayo rin ba nagkaroon ng problema sa pagkuha ng papel ng mga motor nyo, mga master? Ako kasi first time kong nagkaroon ng problema sa pagkuha ng papel ng motor. So ang financing kasi ng motor na to is Sumisyo. Pero sa Moto Central ko siya kinuha. So matagal na siyang closed account, mga ilang buwan na rin. And yet walang nagpa-follow up sa akin kung saan ko kukunin yung wala nagbibigay ng update kung saan ko kukunin yung papel. Pero lately, araw-araw na ako nagpa-follow up sa Sumisyo kung pwede ko na makuha yung papel ko, pero wala ako nakukuhang response kahit na sa Viber nila. Tumatawag ako, walang sumasagot. Ito nga kanina, tumawag ako ng tumawag, wala talagang sumasagot, busy. Tapos, ilang araw na rin ako nag-i-email, wala rin sumasagot. May sumasagot pero parang bot lang yung sumasagot, paulit-ulit lang. So ngayon, nag-text ako kung sa mga doon sa mga number na pinaggagamit nila sa akin dati, pinagtatawag nila sa akin pag ako'y nalilate magbayad. Wala rin ako makuhang kasagutan. So ngayon, eto na ngayon. Buti na lang, meron isang sumagot na dating pumunta sa bahay ng ahente ng, di ko alam po, Sumisyo o Moto Central. Nag-iwan sa akin ng number, kung magkakaroon daw ng problema, kontakin ko siya. So yun nga, nakontak ko na siya ngayon. Nagbigay siya sa akin ng suggestion na puntahan ko raw muna yung dealer para malaman ko kung saan ko kukunin yung papel ng motor. So yun ang gagawin natin ngayon, pupuntahan natin yung Moto Central Bacoor. Kasi doon natin to kinuha. So aalamin natin kung kanino ko ba kukunin yung papel ng motor na to. Kasi nalilito na ako. First time ko kasi nagkaroon ng motor na ganito, nagkaroon ng issue na ganito, na nahirapan ako kumuha ng papel. Sa mga dati ko namang motor, wala namang issue. Pagkatapos ko magbayad, naghintay lang ako ng mga ilan linggo o isang buwan. Nakuha ko agad yung mga papel ng mga dati nating motor. So, until now, wala pa tayong update kung makukuha ba natin o hindi. So kaya kayo, sasadyain na natin yung dealer ng motor. So syempre, tayo naman as a consumer or buyer, karapatan natin na makuha yung original papel. Lalong-lalo na tapos na natin bayaran yung unit, di ba? Malay mo, maisipan mong ibenta yung motor, so kailangan mo talagang original na papel. And syempre, tapos na yung obligasyon mo na magbayad sa kanila. Dapat obligasyon din nila na ipaalam sa iyo kung saan mo kukunin yung papel at kung kailangan mo na ba siyang kunin. Kasi meron pa yan tinatawag na release of encumbered. So
kailangan marilis muna yun sa pagkakautang sa banko ba? Parang ganun. Para matanggal yung encumbered sa papel ng motor mo. Kasi mentras menteng naka-encumbered yan, ibig sabihin, hindi mo pa pag-aari yan dahil utang pa yun. So, yun nga. Alamin natin ngayon kasi wala akong makuhang kasagutan kung saan ko kukunin yung ano, yung papel. And kung makukuha ko ba talaga. And base dun sa mga nababasa ko mga comment, hindi lang pala ako yung nagkaroon ng issue na ganyan sa Sumisyo. Actually, itong motor na to, doon ko to binayaran sa Sumisyo, hindi sa ano, sa dealer. Kasi one time kasi nagtanong ako kung doon ako sa dealer magbabayad, at sabi sa akin nung dealer, sa Sumisyo na babayaran yung motor kasi sila naman yung nag-finance. So, yun na nga. Online ako nagbabayad sa Sumisyo. Alamin natin ngayon kung saan ba natin makukuha. Kasi maraming branch yung Sumisyo. Ang sabi sa akin, baka daw sa Dasma or sa Main, sa Makati. Sa akin naman kasi, bilang ano, di ba, dapat obligasyon nila yan na alam na nilang patapos na yung ano, yung unit, pa-close na, or close na, obligasyon din nila na magkusa na lang na ibigay din nila yung papel. Hindi na yung pahihirapan ka pa na kung saan-saan ka pupunta para lang malaman mo kung saan mo kukunin yung papel mo. So, this is my very first experience dito sa Sumisyo. First time ko rin sa kanila kumuha ng motor under Sumisyo Financing. So, tama pala yung ano, naririnig kong balita. Kasi dati hindi rin naman ako naniniwala. Akala ko, etchos-etchos lang. So, ito na nga. Tayo na naka-experience na medyo mahirap nga kumuha ng papel sa kanila. Hindi ko alam kung anong protocol meron sila. So, kailangan ba talagang sasadyain mo yung papel o ito drop by na lang nila sa dealer. So, mamaya, malalaman natin kung anong kasagutan nila sa ating concern. Ito lang yata ang sana positive. Hindi pa natin alam. Malalaman natin ngayong pagpunta natin dito sa dealer. Kung ano yung kalalabasan ng concern natin. So, ayan. Nandito na tayo sa Moto Central Bacoor. And aalamin na natin kung anong issue dito. Anong kalagayan dito. Alamin din natin. Medyo ano sila. Strict. No face shield. No face mask. No entry. Sa main. Hindi po, sir. Okay, sa Litran.
Oo, kanina, pag tumatawag ako, inahang nila eh. Hindi nila sinasagot. Okay, so yun na nga. Yun ang sagot sa akin nung humarap dito sa atin sa Moto Central na yun nga, pupunta tayo ng Salitran, Dasma, at doon natin kukunin yung papeles ng motor, pero kailangan pa mag-set ng appointment yata. Paano tayo makakapag-set ng appointment? Hindi naman nila tayo sinasagot sa email at saka sa mga text natin. So ngayon, susubukan ko ulit mag-text sa kanila kung sasagutin nila yung mga message natin. Pag hindi, update ko kayo mga master kung makukuha ba natin yung papel ng motor natin. Kasi ang tagal na nito. So, kailangan talaga natin makuha yun. Kasi importante, di ba? So, antabayan natin mga master bukas kung o sa mga susunod na araw. At least alam na natin. Kailangan na natin ng confirmation galing sa kanila mismo. So, hindi pala, ngayon alam ko na hindi, pag kumuha ka pala sa dealer, pag sumisyo financing, para sa mga nagtatanong o baguhan pa lang na magbabayad sa sumisyo financing, pag kumuha kayo, hindi pala kayo didirekta sa dealer pagtapos na yung motor nyo, kundi doon mismo sa sumisyo kung saan malapit yung dealer. So yun, magulo yata. Basta sa Subisyo kayo kukuha pag Subisyo financing ang ang financing nyo. Oo nga, kulit ko. Basta yun na yun. Kung saan ang malapit na branch, doon nyo kukunin. I'll see you around again next episode, next vlog, or kung ano man yung gagawin natin. At maraming salamat doon sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa atin. Thank you talaga. At doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, don't forget to subscribe at pindutin nyo na rin yung bell button para update kayo sa lahat ng ating mga future uploads. So, yun lang. And signing off. Bye-bye.